mga teams na naglalaro ngayon ay mahaba-haba naman ang naging pahinga, kumbaga. At magiging mahaba ang mga labanan. Tama nga dito, Ate Brigida, dahil ang sinabi nga ng ating malulupit na panel na ang mismong laban ng Falcon Esports, pinag-usapan ko lang for the first two picks, pwede maging sustained gaming eh. Pero sa Falcon Esports pa lang, mas magiging mahaba yung mga team fights. Ako, tignan mo naman yung lineup nila. Paano ba naman natin hindi aasahan ang mga mahaba-habang team fights na mangyayari kung ganito kataas ang sustain na kanilang hinahawakan? And syempre, aside pa doon ay kung mapapanindigan ba nila no yung trend natin na ano ba 'yon? Meron kasing mga katagalan din ang mga nagiging recent matches natin no. At lalo kapag ka nandun na tayo, actually, consistently, yung last matches natin per day, yun yung mga nagiging super important. Eh, no? So, mainit, no? Malaki ang magiging factor talaga ng kung ano magiging outcome ng match na to sa kung ganun pa rin ang mangyayari para mamaya. Pero so far naman, tahimik lang ang ating mga pwedeng asahan for sure para dito. At ang pinakasiguro interesado makita, paano i-utilize ng Falcon Esports itong Ruby na nilagay nila sa gold lane na madalas naman na nating nakikita previously dito sa ating MSC. Nakita nga din natin sa mismong region natin kung paano nga bang nag-bloom yung itong klaseng meta, yung Ruby gold lane, dahil ang dami nga nagiging options ngayong fighters nga nun, pre-patch na naging meta nga dito. So, good thing na point out mo doon, dahil ano nga ba ang pwedeng pagbasihan ng damage ng Falcon Esports compared to XYG. Tandaan mo, nung sinabi mo kanina sa unang araw ng XYG na O2 sila ng Falcon's AP Bren. Pero nung second game na yon, medyo nagising din yung team na to at nagkaroon ng quick adjustment. Pero nga lang, na O2 sila. Pero nakita natin yung potential dun pa lang. Sobra. Kaya ngayon for Falcon Esports, very important na may bigay nila yung snowball potential para kay Dax on the Roger. Kasi isa rin yon sa talagang pwede nating asahan na magiging kamandag ng kanilang lineup. And previously, napakarami na rin ever since Wildcard ang mga talagang na-activate na teams, given na mabigay mo lang yung early na kinakailangan from the Roger. Pero yeah, ang Dragon Form ay ikinumit na rito ni KLVJ, napakaagap. Wala nang makakalapit na miyembro mula sa side ng Falcon Esports. Going back sa kung ano yung sinabi mo, kung sila rin naman, alam nila sa sarili nila na hindi pa ito ang pinaka-oras na maghanap sila ng laban kontra sa Shan Yu game. At rumispeto din talaga sila, Brigida. Dahil ang Falcon Esports, wala pang nga tayo may kitang damage. Dahil kung titingnan natin yung mga items, mostly ito pa lang yung mga build na slowly nakakailangan din ng extra time sa laning stage. Kahit na meron din sila dito ng Florin, they have ways to have a plan B in case magkaroon ng problema sa team fights. Kaso nga lang, ang CNU Gaming, habang naghihintay ng items yung Falcon Esports, ito yung kanilang window na mang bisita, tapos mang po, katulad na lang ito, gold lane, papunta sila dun. Pwede talaga natin yung asahan sa kanila, lalo pa yung dalawang mid nila, ay ang taas kasi ng potential na mang poke, na talagang magbigay ng damage, as compared to the Florin na Faramis na nakikita natin na mid duo from Falcon Esports, kaya naman, nakikita mo, maski yung bulaklak binigay muna rito ni Kid X kay PX7 eh, kinakailangan muna parang at this point maitawid talaga nila yung early game bago pa sila talagang maghanap or maging confident enough na mag-engage kontra sa Shan Yu Gaming. Pero mukhang sa Shan Yu Gaming, speaking of, meron na sila agad gustong gawin dito sa ating bottom lane onto Benny. Marami-rami na silang impormasyon at maganda-ganda na ang kanilang pagkakaposisyon. Yan may ginagawa nilang formation, no? Basing on the position na ginagawa ng XYG. Mag-zone out dito si Zed, hahanap ng pwesto dito yung kanilang room, and si Lung ang ginagawa na talaga nakatambun na ng lanes dahil hindi nga talaga mapaforce ang Falcon Esports. Tulad na lang yan, na-force out ang Flicker kaagad, Brigida. At ito yung mga resource na kailangan mong iwasan early game. Grabe dito yung ginagawang rotation ng Shan Yu Gaming. Alam na alam mong kabisado rin nila and nakawan well acknowledged pa yung fact na eto talaga yung oras na kinakailangan, activated sila. Pero gayang nang nabanggit mo ay unfortunately meron silang hindi successfully na secure doon na objective. So doon ay nagkatalo sa pagdating sa oras na talagang inalot mo para gawin yon. Pero nonetheless ay mukhang makakakuha pa rin naman sila ulit ng isang uncontested objective kontra sa Falcon Esports unless... Okay. Oh, may nagsuzone out, oh. Ate Brigida. Hindi ia-attempt. Hindi pa rin ia-attempt. Okay. Malaki yung factor nung ano eh, no? Nagba-Black Dragon form on time etong si KLVJ. Kahit na parang wala naman silang gagawing laban. Oo. Mapipilitan ka na rin kasi as Falcon Esports na parang
ay, nag-Black Dragon form to, eh, given yung limitations na meron tayo, hindi yata natin sobrang maiko-commit. So, sinasabi mo dito, medyo eagles ngayon ni Falcon Esports in terms of vision kasi ang ginagawa ni KelVJ most of the time. O sige, wait lang, pre, check ko kung sino sa harap. Pasok ko, ikutan ko muna. At it's been the same thing on the first few minutes na naging effect sa XYG. Katulad na lang nito, zone out muna, hanap muna ng potential na pwede mo nang harangan dun sa mas malapit. So, dito pa lang for Falcon Esports, medyo nahihirapan sa to counter the vision. Is that what you're saying? Oo, wala kasi silang sobrang magiging panghanap. Well, of course, Kid X, meron naman siyang mga skills na pwedeng maya't maya ay ipang-check sa mga brushes. Pero to a certain extent, lalapit ka and as a Florin, ikaw yung isa sa pinakamagandang targets ng Shen Yu Gaming kapag ka nagkataon. Eh kung iisipin mo, tingin mo yung pang-engage nila. Taunt, Earth Shatter, onward. Kapag may nakita sila, kinakailangan talaga yung mapo-force out yung mga skills mo para lang madagdagan yung survivability mo kapag ikaw ang Falcon Esports eh. Pero ang kinagandahan naman ngayon, actually, no, hindi pa nila nabibigay yung mga objectives nila halos sa Shen Yu Gaming. Maganda pa rin yung depensa ang ginagawa ng Falcon Esports. Yeah, maganda rin talaga na na-mention ba yan. Dahil kung titingnan natin yung XP gap, medyo one level ahead na si Zed na nakawan nga doon ng orange si Falcon Esports si Dax. So in a way, it's good to see na nagbabalik si Kuya Fred din. No? Kasi parang na mostly hindi siya masyado naging favorite. Uh-oh. Especially dito sa MSC dahil ito nga yung mga era ng mga assassin picks. Kaya, talagang beneficial sa mga players na to, Brick. Kaya yung nakikita nating gameplay ngayon ay nakakapanibago sa totoo lang kasi hindi siya yung typical na nakikita natin dito sa MSC na ang bilis na nararamp up lagi yung pacing given na merong assassin na junglers or mga fighters pero unti-unti na rin nakakapag-farm. Ito nga si Dax na napanggit natin. Ah, so this time around kaya ilalaban na ito ng Falcon Esports kasi may nahanap yata sila dun at nabawasan ng Sopra si PX7 ha. At na-peel off nga dun yung Paramis. May knock-up na gumula dito. Bracer's Wrath at na-sustain nga ng Falcon Esports. Royal Milk, ginamit na rin ang Netherrealm. Benny, ang humaharap niya na mangyari to Brigida, aagawin ba nila to? Mukhang mag-attempt sila kahit papano pero malaking kawalan sa kanila yung Netherrealm na na-force out dito ng Shen Yu Gaming. Ah, nakatabay pa rin naman ang mga members ng Shen Yu Gaming while Falcon Esports yung nagsisimula. At mukhang sabi nila, hindi, kakayanin pa natin ito. Mag-e-engage tayo. First blood goes to Dax. Si CZ pa nga yung tutumba. At ngayon naman si Long ang nagtatry maghanap ng mga kapalit para sa kanya mga kasama. Pero kinakailangan na nilang tumakbo kasi si Royal Milk. Napakalaki na nagiging impact dito sa teamfight natin. Ang taas-taas na rin nung kanyang damage. Kaya naman doon sa labang nakita natin lamang ang Falcon Esports. At mukhang nagising na nga ang Falcon. Nag-flicker in si Kid X. At hindi ka na uuwi, Long. And that is a secure kill for Falcon Esports. Kuhaan mo pa ng isa, KelVJ, na off-cam kill. Barang magkakatotoo yung sinasabi ng ating panel kung ganito ano yun? Yung magiging consistent performance ng Falcon Esports. May buff sa group na to ang may Falcon sa pangalan. If ever ha, if ever maging consistent ang performance nila dito ha. Kasi grabe dito yung na-apply nila na bawi or pressure na hinintay lang nila tong moment na to na alam nilang may kakayahan na silang pumalag. Tapos mukhang sa kanila na bigla na punta yung momentum. Nawala na siya sa kamay ng Shen Yu Gaming. So kanina pa lang, minute 1 to 7, respectable ng Falcon Esports. Binigay nila yung mga objectives. Naghintay na tayo pagkakataon. Pero si Lumhong hindi ata pipigilan. Sumibat! Pero nakuha nga atang isang kilit, Royal Milk, ang nakuha ngayon ng XYG. So going back to your thought there, Brigida, yung CNU Gaming has more ways to dapat defend the damage of Falcon Esports. Kunti kunti naman yung gold lead, ah. Almost 2K na rin ang growing kanina. Sobrang layo din. Kunti tingnan natin from early game. Kaya nga kung ikaw ang Shen Yu Gaming ngayon, siguradong gusto mo nang pumuha ng mga bawi, makakuha ng mga tore na actually, yung nakita natin tumumba na tore sa top lane, yung unang tore pa lang na na-secure dito ng Shen Yu Gaming even though sila yung kanina pa na memreassure, kanina pa nakaka-rotate. In contrast to Falcon Esports, nabanggit naman natin kanina, di ba? This is a Florin Faramis. So, yung pinakakinailangan lang nilang gawin ng early stages ay talagang hawakan yung mid lane, tapos mag-alalay, pero not necessarily attempt to go for rotation na talagang meron kang magiging, kumbaga, ay pakay na man take out immediately, lalo pat ang focus ni Dax kanina ay mag-farm lang muna. Pero tingnan mo ngayon, sila na yung nakakauna sa Lord Objective, habang ang Shen Yu Gaming naman yung kinakailangan bumuelo, pero aray ko, medyo na nakakaipon na rin ng damage dito si Luke. Kaso may like and bounce. Mabubuhay pa ba si Zed? Mukhang makatakatakas pa. Si Royal Milk yung nawala doon. Gadyang pumasok pa with the onward. Kaso mukhang nakatak siya with the I'm offended. May flicker primal rat pa. Double kill for KelVJ. At may black dragon form pa palang natitira. Mukhang gusto nilang i-engage ito. Si PX7 naman yung susunod na mawala. At ngayon, si Kid X na lang. On the floor.
Lorin ang nag-iisang kinakailangang dumepensa, pero sabi ng Shan Yu Gaming, objective na ang susunod natin gagawin. The counterplay by XYG. Babalik natin STC replay. Tignan nyo kung paano pumesto. Nahila man doon si Galian by the I'm Offended, pero hindi nila nakita kung saan nakapwesto si Long. Ay beautiful positioning para ituloy-tuloy lang ang damage ng isang Moskov. Doon pa lang na outguard ng Falcon Esports ang pwede nilang gawin for Benny and Kid X. So doon nahirapan sila on how to counter that answer by XYG. Outguard. Kasi nga, si Coach Guard nasa Xian Yu Gaming. Exactly. Diba? So, tama ka dun. So sila talaga yung nakaguard. Nakabantay, Brigitte. Tama ay, ka dun. Ay, naku talaga. Basta, ang importante ay nakikita natin ngayon yung bilis ng developments sa iisang teamfight lang na nangyaring natansyahan din siya ng Xian Yu Gaming. Yung pagkakauna doon ni Kiel, hindi Kiel DJ, ni Zed, na akala natin delikado na kasi kamuntika na talaga siya doon eh, to be fair. Ay, napaganda pa for Xian Yu Gaming kasi nabuhos na halos ng Falcon Esports yung skills, tapos yun pa yung naging naubos additional eh, no? Ano pang encourage oo nila na it's go time, pwede pa silang lumaban. And speaking of go time, mukhang ngayon ay napupok na naman si Benny at mababawasan. Maganda pa rin naman yung magiging depensa ng Falcon Esports, and especially yung sustain na meron sila ay kailangan mo pa rin respetuhin. Pag andyan yung Netherrealm pati yung Bloom, hindi basta-basta magiging madali mag-engage para dito sa Xian Yu Gaming. Pero kung ikaw ang Xian Yu Gaming, siguro naman by now talagang alam mo na kailangan mo talaga na make sure na mawala yung mga yan bago ka lumaban. Pero teka, may laban na naman yata. Mukhang gusto at nang humila ang Falcon Esports dahil pinag-uusapan pa lang natin ang defensa ng team na to. Okay. Ito, kung titingnan mo, ang daming crowd control ng XYG. Merong Eternal Guard mula kay Yiwan, merong pushback mula kay Long sa Moskov, merding Onward. Honestly, sobrang dami. Pati rin sa Yuzong and sa Fred rin. So dito pa lang, I'm looking at only one Purify, yep, for Faramis alone. So dito pa lang, you were mentioning about the heal ng Gloom. You were talking about the Netherrealm. So kailangan nila maging disiplinado on how to hold those skills. Dahil kung mawala yun, mahawala ng depensa si Benny kung paano nga siya magiging aggressive mismo sa naipon niyang items. Is it okay na ba ngayon to even have an advantage for XYG sa tingin mo? Mukhang even for XYG, gusto nga rin muna nila mag-ingat eh. Hindi nila masyadong sinushove or nilalapitan yung base dito. Pinapaangat nila ang Falcon Esports dahil nga well acknowledged sa kanila yung fact na magiging favorable din for them kapag kayong laban ay nangyari dito bandang sa may bandang malayo sa base ng Falcon Esports. Dahil nga up pa rin naman lahat ng inhibitor turrets nila halos. And alam naman nating lahat kung gaano ka-favorable for a Moskov or even a Yuzhong na maghanap ng mga laban sa mga may kitted na area. Kasi magiging sakop na sakop or magiging accessible yung mga pader. Pero si Zed na naman ang mababawasan at mapupoke. Si Dax, naiwasan naman yung bagsak ng Eternal Guard. Pero nandoon yung Spear of Destruction. Habulin siya rito, pero merong Bloom. May Healing at Royal Milk. Maanap si Long. May Flicker. Don't run. Wolf King pa. Nagagamitin dito si Benny. Kaya naman si Long ang unang makawala. At nandito na si Kel DJ. Pero makakaya pa nila ito dahil wala na ang kanilang marksman. Kinakailangan na yata nilang mag-ingat at tumakbo. Pero wala na ang mga lipad-lipad na pwedeng gamitin. Si Benny medyo kumukulit din dito. Grabe rin yung sustain at additional heal na nagmumula kay Kid X. Kaya naman siya, New Gaming, tumatakbo pa palayo. May Light Cut Mouse pang gagamitin. Kaya mamawala na si Zed. Double kill for Royal Milk. Kel DJ is next. And si Yiwan na lang mag-isa. Pero idadive pa ba siya? Mukhang hindi naman dahil makakalakad na siya pa uwi sa base. The outplay and the outlast of Falcon Esports. Lumalim doon si Long. Kinuha talaga ni posibleng kill sa Falcon Esports. Kaso lang, sa sobrang daming counterplay na pwede gawin ng Netherrealm at ng Gloom, ang daming pwede mangyari. Mukhang gusto ata pa rin talaga ipoke ang XYG. Pero habang hinold nila yung position mismo sa base, nag-objective si Dax dito. Ay, hindi na hindi magka-casters pasok si Long. Delikado. Delikado kung inirescue nilo, kaka-respond niya lang ate. Nung una kasi mag-isa lang eh, si Dax, no? Parang pwede kang medyo ma-tempt na, uy, ikaw ko kaya. Pero at the same time, of course, may additional shields pa rin, may sustain at hindi naman sobrang bawasan dito si Dax. And now, ay mukhang hindi na lalo manghihinayang ang Falcon Esports para lumaban. Kaka-pick up lang ni PX7 nung Divine Glaive. So, may imagine mo na rin yung mga
paunti-unti niya magiging bato ng Ghost Bursters. Aside from the fact na may Glowing Wand na rin siya ay and Lightning Truncheon, so may magiging karagdagang tama yon sa mga magkakatabi. Ay, may imagine mo lalo kung gaano kataas yung pwedeng damage ng mula dito sa Faramis. Uy, gandang hira! Ang aasahan natin sa kanya, pero Turiman, knock up naman ang sagot from the Eternal Guard na gagamitin ni Yiwon. At mukhang na-force out na yung Netherrealm habang dumedepensa lang ang Shanyu Gaming dito sa Lord na nasecure ng Falcon Esports. Madedepensahan ba nila itong inhibitor turret sa gitna? Mukhang hindi na, pero mag-engage si Ganyang! Nakamaganda! No Earth Shatter na ikinumit! At may Black Dragon Form pa na gagamitin dito si KelVJ. Wala na rin dito si Dax. At ngayon naman, mananakap pa si Royal Milk. Kakayanin ba niya ito? At mukhang nandyan naman si Kid X para umalalay, pero still! Oh. Grabe yung depensa na ginawa doon ng Shanyu, hindi pa pala tapos! Long shot! Kaso nga lang napahamak siya doon gamit ng Spear of Destruction. There was an attempt na ayaw sanang pauwiin ng XYG ang tatlong miyembro ng Falcon Esports, but that is a florin, a CC for KelVJ. Mukhang shatter yung pwede kapanganin. Buti lang may siya essence, pero kaya bang subaybayan to? Or mismong suporta ng XYG, it was too late para malapitan, pero may knock-up mula sa Eternal Guard. At PX7, nagamit ka na ang mismo ditong sustain ng Falcon Esports. Back away muna. Very risky move, ah, from Lung. At saka, sa tinagal nung nakita nating teamfight, nakapag-cooldown na ulit yung Netherrealm para magamit ito ni PX7 for the second time. And nakikita yata nating ikakast yun around this time dahil nga nabagsakan sila ng Eternal Guard. Pero eto yung moment na kailangan mo na talagang magpakita ng discipline. Lalo kung ikaw ang Shanyu Gaming kasi kayo yung currently kinakailangang dumipensa compared to Falcon Esports na sila yung mas nagiging aggressive ngayon. And kaya talaga nilang maghanap ng ways na kumbaga ay ibigay mo na kay Dax yung pang clean up yung moment niya para mag-shine on the Roger ay dito na pwedeng mangyari. Lalo pa kung maulit yung kanina ha, na ang ganda nung initiation mula kay Benny. So, for Shanyu Gaming, as you've mentioned, isa lang yung naka-purify din, katulad ng Falcon Esports. Yeah. Positioning is also very important in the coming team fights na pwedeng mangyari. Yeah, Falcon Esports, ang ginagawa lang nila dito, really outplaying or even outlasting the possible damage na pwede lang makuha sa Shanyu Gaming once they initiate a team fight. As you mentioned dyan, Brigitte, si Dax lang talaga dito ang makakapagbigay ng damage. Yung mismo yung clean up na pwedeng gawin sa mga ganong klaseng team fights dahil mas mataas yung damage nila ngayon heading to 18 minutes of the game. So sa mga moments na magkakamaling XYG, ang bilis mag-react ng Falcon Esports na kinakapitalize nila yon. So doon pa lang, may kita natin dito kung ano nga ba yung magiging decision ng XYG. Haharap pa sila o lilikod dahil yung stronghold na ginagawa ng Falcon Esports, walang nakakalapit from XYG this time. Delikado lumapit, lalo kung ganito kaganda ang positioning na ginagawa ng Falcon Esports, pero Spear of Destruction, hindi naman siya kumonekta on Royal Milk. Pero grabe yung kanyang lagiging pagbantaya sa mga entry points. At speaking of, ayun na naman yung hatap na bumula kay Benny. Pero may knock-up or shatter na ikot-mit. At ngayon naman yung Bloom nandiyan na rin. Pero mawawala si Zed! Siya ang unang tutumba. Napaka-crucial nun for Shanyu Gaming. Pero KelVJ, nalaban niya pa ba ito? Halos buo pa ang HP ng mga miyembro ng Falcon Esports. Papaano mo sasabihin sa sarili mo na kaya natin itong ipalag kung wala na yung jungler nyo? One. Tapos ganito pa yung HP ng kalaban. Pero Yiwon, i-attempt niya ba yung steal? May retry pa rin from Dax. Kaya sila ang makakakuha ng Lord natin. Pero Lung! Ilalaban nila kaso hindi yata yun naging maganda! An overstayed position by XYG. Lung, once again, naipit siya doon and Kid X really had the great opportunity to stun 2 sa mismong fight na yon. Nakuha ng Falcon Esports ang objective at sobrang naging delikado. God Yang, mukhang shata dito, nagsusubok siyang i-hold ang tatlong miyembro ng Falcon Esports pero hindi natin kakayaan ng Immortality Pop. Pag ngayon, XYG, dalawang miyembro ang detepensa. Tatlo na may kasamang Lord. Ano ang magiging solusyon dito? Mukhang maaalangan na sila to hold this, Brigida. Oh, Black Dragon Form nandiyan na pero hindi na rin papansinin dahil Falcon Esports na muna ang lilipad at sa kanila mapapasakamay ang game number 1.